Hello guys, ayan, good morning, ayan, may nakita lang ako sa TikTok, isang video, si Senador Rafi at saka si Senador Cynthia Villar, si Ma'am Cynthia, si Senadora Cynthia Villar, kinakausap niya yung parang resource person ata yun, tinatanong niya, tinawag niyang iho, ayan, at saka... Tapos si Sir, si Senador Rafi Tulfo, parang nagsalita siya na, excuse me, madam, wag mo po akong tawaging iyo. Pakinggan natin guys. Kasi hindi naman siya guys kinakausap ni Senadora Cynthia Villar. Si ano po yung resource person po yung kinakausap ni madam. Eh bakit siya... nagko-comment ng mga ganito. Panoorin natin, guys. Iho, yung institutional buyer. I-define mo kung ano yung institutional buyer kasi vague yun. Dapat ma'am, sorry. Wala yun sa batas eh. Inisiningit nyo dun sa 195 eh. Ano yung institutional buyer? Yes, sir. Opo. Ma'am, sorry. Please don't call me Iho. Calling okay. Him. Okay. So, ayun, guys, no? Kita nyo naman. Si Madam Cynthia Villar, kinakausap yung resource person. Hindi ko maintindihan dito kay Idol Senador Rafi Tulfo in action. Ito yung taga-gobyerno na galit sa gobyerno. Ayan, napapansin nyo yan siya guys. Alam mo, isa ako sa mga tagahanga. Ayan, kasi unang-una at ang dami niyang natutulungan ng mga OFW na nabubugbog, nabibigyan na niya ng mga negosyo, ayan, pang panibagong buhay ng mga distressed OFW, ayun, kasi yun talaga yung main niya daw. Pero yung nung naging senador na siya, hindi ko na maintindihan kung bakit niya ginagawa sa Senado. Parang galit siya palagi, hindi mo maintindihan ang lakas-lakas ng boses, lahat ng mga tao pinapagalitan niya. Kukuha sila ng resource person at saka ipapahiya. Alam niyo guys, pinapahiya sa totoo lang yung hearing ng Senado. Pinapahiya lang nila yung mga resource person na kinukuha nila. Ang tanong ko lang kay Idol Senador Rafi Tulfo, bakit po talaga kapag nag-hearing, bakit po talaga kayo galit? Bakit nyo po palaging pinapagalitan, pinapahiya yung mga tao dyan? Hindi nyo ba alam na may mga anak yan, syempre may mga asawa, napapahiya yung tatay nila, ganun. Ay, diba? Siyempre, maawa din yung mga anak nun, yung tatay ko, yung nanay ko, or sino mang resource person yung kinukuha nyo, pinapahiya nyo sa karamihan ng tao. Ganun na ba talaga tayo ngayon? Wala na ba talaga tayong GMRC? Hindi ko talaga maintindihan. Alam mo, Senador, idol na idol pa naman kita, pero nung naging ano ka na, naging senador ka na, parang... Hindi na eh. Hindi na maganda tingnan na ginagawa yung mga ganun eh. Kasi nasa gobyerno ka na po eh. Kasama mo na yan na nagtatrabaho sa gobyerno mo na mapabuti yung mga kung ano mang lapses ng mga ahensya ng gobyerno natin. Pero ikaw yung senador na taga-gobyerno, na galit sa gobyerno at hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Pinapahiya mo lahat ng mga resource person na kinukuha niyo diyan sa Senado. Sana po pakinggan niyo. Tingnan niyo po kung maganda tingnan yung mga pinagsasabi niyo. Tataasan niyo ng boses. Nagsasabi kayo ng mga hindi magagandang mga bagay. Hindi na maganda po tingnan. Sana no, matauhan si Idol para di naman sa lahat ng bagay na sisigawan mo yung isang tao, pagagalitan mo sa harap ng tao, ipapahiya mo. 'Di ba? Sana
ano lang, sakto lang. Magtanong kayo sa naayon. Tingnan nyo guys. Kung mahilig kayo sa politika, paghimahimayin mo yung mga tinatanong ni Sir Rafi Tulfo, kapag ano mo, pag madinig mo lang yung boses niya eh, para wow! Ang galing talaga ni Idol, ang galing talaga ni Idol. Pero kapag intindihin mo lahat ng mga sinasabi niya, parang malabo. Hindi tugma doon sa mga sinasabi niya. At saka yung pag magtanong siya ng tao, tatanungin niya yung tao, tapos pagsasagot na yung tao, babarahin niya. Hindi na nakasagot yung tao, tapos tatanong na naman siya ng susunod na tanong, babarahin niya na naman. Tapos susunod na naman tanong, babarahin niya naman. Ang sa hindi na makapagsalita yung tao. Ganun. Hindi naman yan ginagawa ng ibang senador. Kapag nagtanong, pinapasagot. Ganun dapat. Hindi yung pag nagtanong siya, babarahin niya yung tao, magtatanong na naman siya ng ulit, babarahin niya na naman yung tao. Ayan, Idol, no? Sana ako po walang pinag-aralan. Ayan, pero sana meron pa rin tayong respeto sa kapwa natin tao. Yun naman yung gusto nyo eh. Respeto po. Para hindi mapahiya yung mga tao, kasi alalahanin nyo po, may mga asawa, may mga anak yan, may nanay at saka tatay. Sino bang gustong mga magulang na sigaw-sigawan mo lang yung ano, kamag-anak nila? Di ba wala? Kahit ikaw nga nagagalit na hindi ka nire-respeto eh. Pero yung mga ginagawa mo sa mga resource person nyo dyan, palagi inyong pinapahiya sa Senado. Ganun at ganun na lang yung nakikita namin. Hindi na po maganda tingnan. Panoorin nyo po yung mga video nyo at makikita nyo po kung gaano po kamali din. Namamahiya na po kayo ng mga tao.